Mga kapamilya, narito na maiksena ang asintado sa mga kamera, mga pangyayaring nakunan at pwedeng kuhanan ng aral. Ito ang Sa Pool. Ako si Rafi Santos. Ngayong linggo sa Pool, mamahaling SUV kinarnap ng babaeng kadate ng isang lalaki sa Maynila. Mga aksidente sa kalsada nakunan ng CCTV. At cellphone hinablot ng nagpanggap na customer. Kapamilya, mag-ingat sa mga nakikilala mo o di kaya naman ay sa kadate mo. Dahil baka wala kang kamalay-malay, abay, ninakawang ka na pala niya. Arestado ang isang babae na tumangay sa SUV ng kanyang kadate sa Maynila. Ang sospek, hinintay pang makatulog ang biktima bago niya ninakaw ang sasakyan. Ang pagtangay sa SUV sa pool sa CCTV. Madaling araw noong Miyerkules nang makitang mag-isang lumabas ang babaeng ito mula sa isang hotel sa Malate, Maynila. Dumiretso siya sa nakaparadang SUV at minaneho palabas. Pero hindi pala siya ang may-ari ng sasakyan. Sa imbestigasyon ng Manila Police District, kasama ng babae na nag-check-in ang may-ari ng SUV. At nang makatulog ang kadate niya, kinuha na niya ang susi ng sasakyan. Bumaba na itong suspect natin na babae, tinangay na niya yung kotse, yung SUV at na sinanla na niya. Kinabukasan, nalaman ng biktima na nawawala ang kanyang sasakyan, kaya agad siyang nagsumbong sa mga pulis. Sa backtracking ng CCTV ng mga tauhan ng District Anti-Carnapping Unit ng Manila Police District, nakumpirma na ang kadate ng biktima ang tumangay sa SUV. Pagbaba niya ng salamin, ano, na nakita yung nasa loob ng sasakyan na nagmamaneho, ang may dala na ng sasakyan isang babae. So what they did, bumalik sila dun sa hotel. Pinakita nila doon sa mga empleyado. Okay. At ang sinabi ng mga empleyado na that same person ay yung kasama rin na nag-check-in. Sa tulong ng mga footage at impormante, natuntun ng suspect sa Makati at naaresto. Lumabas sa imbestigasyon na pinagplanuhan ng suspect ang krimen. Nakita doon sa kanyang cellphone na talagang meron na talaga siyang intention na ibenta itong sasakyan. Even prior na makipagkita siya dito sa lalaki, ay parang dinideal na niya yung sasakyan. This is part of the investigation that we are conducting. Tinitingnan natin kung meron na siyang previous instances or incidents na ano siya na involved siya sa ganito. Aminado ang suspect sa nagawang krimen. Matagal na kami magkasama nung boyfriend ko po. Tapos hindi ko naman alam na na hindi sa kanya yung sasakyan. Hindi niya ako pinagtrabaho, ganun. So, dalawang buwan ako nasa kanya, hindi niya ako binibigyan ng pera. Kaya nagawa ko isang line sasakyan. Kasi hindi niya ako binibigyan ng pera eh. Tapos kailangan ng pantuition ng anak ko. Kaya naisanla ko. Maharap sa paglabag sa Anti-Carnapping Act of 2016 ng suspect na nakakulong na sa MPD Integrated Facility. Patuloy namang tinutunton ng mga pulis ang sasakyan ng biktima. Paalala ng pulisya, huwag agad basta magtiwala. Kung maaaring maglagay ng GPS tracking device sa sasakyan para mas madaling matukoy ang lokasyon sakaling manakaw ito. O heto naman kapamilya, magdobli ingat kapag nasa kalsada dahil sugatan ng 16 na katao na sakay ng isang van matapos madaganan ng bumanggang dump truck sa C5 Road, Libis, Quezon City. Habang 10 naman na sugatan sa salpukan ng pampasaherong bus at truck sa barangay Payatas. Ang mga aksidente sa pool sa CCTV. Mag-aalas 5 kanina umaga nang mahagip sa CCTV ang truck na ito habang binabaybay ang southbound lane ng C5 Libis sa Quezon City. Pagdating sa intersection, biglang napakabig pakaliwa ang truck matapos iwasan ang nasa harapang motorsiklo. Pero dumiretso ito sa kabilang lane at nabangga ang kasalubong na service van. Nakaladkad pa ng ilang metro ang van bago tuluyang tumagilid ang truck. Agad rumisponde ang mga otoridad para sagipin ang nasa 16 na pasahero ng van na naipit sa loob ng sasakyan. Ayon sa BFP Quezon City South Special Rescue Force na unang rumisponde sa insidente, galing sa trabaho sa Ortigas ang mga sakay ng van at pauwi na sana sa Marikina. Medyo nahirapan tayo sa harap kasi medyo matindi ang tama niya tapos matindi ang pagkaipit niya yung nasa harap ng sasakyan sa van. So sa likod naman, halos may fractured din yung iba. Ayon sa driver ng dump truck, galing sila ng Rodriguez Rizal at patungo sana ng Santa Rosa, Laguna. Sakto lang naman yung takbo ko. Ito ngayon si motor.
hindi ko alam kung padiretso siya o liliko siya dito. Ngayon, binusinahan ko siya. Ngayon, nung padating na ako, hindi natin alam, nagbago yung isip niya siguro, liliko sana siya. Ngayon, padating ako, siyempre, nung pagliko niyang patawid din dito, yun yung inano ko kasi truck hindi naman po agad hihinto yan kasi loaded. Alas 11:30 ng umaga nang maitabi ang mga sasakyang sangkot sa insidente at tuluyang malinis ang mga nagkalat na buhangin sa kalsada. Nasa kustodiya na ng QCPD Traffic Sector 3 ang truck driver na mahaharap sa reklamang reckless imprudence resulting in damage to properties with multiple physical injuries. Sa Quezon City pa rin, 10 naman ang naitalang sugatan sa hiwalay na banggaan ng bus at ng truck sa Amlac Street, Barangay Payatas. Agad naman silang nalapatan ng paunang lunas. Patuloy naman ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Paalala ng mga otoridad, iwasan ng sobrang bilis at sumunod sa speed limit. Tiyaking nasa maayos na kondisyon ang sasakyan, pati na ang driver. O eto pa mga kapamilya, sa mga may negosyo, mag-ingat po kayo at baka yung akala niyong customer, kawatan pala. Sa pool sa CCTV ang paghablot sa isang cellphone ng tindera ng isang lalaki sa Antipolo City. Ang eksenang yan sa pool sa CCTV. Ang inakalang ordinaryong transaksyon lang sa kanilang tindahan sa Barangay de la Paz, Antipolo, nagdulot ng trauma kay Bea Deles. Pasado alas 10 Biyernes ng gabi, nang magpa-cash in ng 50 piso sa kanyang e-wallet ang isang customer. Pero imbes na magbayad, hinablot na pala ng customer ang kanyang cellphone sabay karipas. Hindi ko po in-expect na may gagawin silang masama kasi usually po may mga tumatambay naman din po talaga dyan and nasa tabi lang din po kami halos ng outpost. Bago ang panghablot, bumili muna ng sigarilyo ang lalaki. Hindi pa niya suot ang helmet kaya kitang-kita ang kabuuan ng kanyang mukha. Sa isa pang anggulo ng CCTV, makikita na may motorsiklong naghihintay sa lalaki at dali-daling tumakas ang dalawa. Sinubukan pa silang habulin ng mga tanod pero hindi na sila inabutan. Actually po, nagtanong po sila sa akin kung pwede mag-park. Ang sabi ko po, iayon para hindi po nakasagabal yung motor. Ang hindi po ako nila sinunod. Pero di lang sa halaga ng cellphone, nangihinayang din si Bea sa laman ng kanyang e-wallet na nasa 3,000 piso. Kaya payo ng mga taga-barangay sa mga may negosyong gumagamit ng digital wallet. Payo ko lang po sa kanila po na huwag nilang ibigay yung cellphone. Walimbawa, hingi po sila ng picture confirmation. Kung gusto nila picturean, ibigay nila yung kunin nila yung cellphone ng customer para sila na mag-picture na lang. Kasi tagang hindi mo maatasahan, hindi mo makakuha din na katiwala yung tao yun. Kasi natin alam, kagaya nangyari nga. Inalerto na rin ang katabing sityo para mapabilis ang pagdakip sa mga kawatan. At yan ang mga kwento na nahagip ng mga kamera, maiksanang nakunan at pwedeng kunan ng aral. Maraming salamat po muli sa Quezon City Police District sa pangunguna ni Police Brigadier General Rodrigo Atienza Maranan sa inyong suporta sa aming programa. Mabuhay po kayo! Hanggang sa susunod na linggo, huwag kalimutan na mag-like, share, subscribe at comment at parating tumutok sa pool. I'm going to go to the next one.